kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Ang basura ay anumang bagay na itinapon pagkatapos gamitin. Mga bagay na wala ng halaga, depektibo, at wala ng pakinabang para sa iba. Ngunit sa mga basurang itinapon natin na tila ba, parang wala ng silbi para sa atin ay malaking tulong pala para sa iba. Isa nga sa malaking halimbawa rito ay ang mga bakal, bote, plastic, na maaari pa palang maibenta sa mga bagsakan ng kalakal o tinatawag ring junk shops. Dito nga mapapatunayan na ang mga basurang itinapon natin ay maaari pa palang mapakinabangan at gawing pangkabuhayan ng mga kapuspalad nating mga kababayan. Dahil nga ang Pilipinas ay kabilang sa third world country, kaya naman ang tanging pangunahing hanap buhay ng mga kababayan nating hirap sa buhay ay mga lakal o mga alkal ng basura na maaaring ipagbili kapalit ng kaunting halaga para lamang malamnan ang kanilang mga kumakalam na tiyan. Marami ang halos tiisin ng marumi, mabaho at nakakasulasok na amoy ng mga halo-halong basura para lamang magkapera at gayon din upang ipangtustos sa pangangailangan ng kanilang buong pamilya. Sa ganitong paraan mapapatunayan na may pera nga talaga sa basura na siya namang may tuturing na biyaya para sa mga kababayan nating kapos sa buhay. Pero paano kung ang basurang pinagkikitaan mo ay siya palang magiging mitsa ng pagkatodas ng iyong pamilya? Mangangalakal ka pa ba? Mahigit 20 dekada na ang nakakalipas ng maganap ang isang kahindik-hindik na pangyayari sa Barangay Payatas, Quezon City na ikinasawi ng hindi bababa sa 300 katao na pawang mga residente rin sa lugar. Bago pa man nakilalang Payatas bilang dump site ay tinawag na itong The Promised Land, kung saan nakatakda sana itong gawing bilang relocation site para sa mga informal settlers na naglipa na nasa lugar. Kaya naman, nang mabilis na kumalat ang balitang ito sa mga mamamayan, ay marami ang labis na natuwa sa pag-asang makapagsisimula na silang muli at tuluyan ang iiwan ng sira-sira, tagpi-tagpi at giba-giba nilang barong-barong. Sa katunayan, ay may mga nailatag na ring kalsada na siyang magsisilbing daanan para sa mga itatayong kabahayan. Kaya naman marami sa mga tao ang excited at nag-i-imagine kung paano magsisimula sa ipinangakong pabahay ng gobyerno para sa kanila. Hanggang sa isang araw ay tila ba nanlaki na lang ng gusto ang mga mata ng residente nang bigla na lamang tapunan ng mabahong basura ang isang bahagi ng Payatas na para sana sa ginagawang relocation site. Ayon sa mga residente ay sinabihan umano sila na pansamantala lamang ito, kaya naman wala na silang nagawa kundi panuuri ng pabalik-balik na truck na walang humpay na nagtatapon sa kanilang lugar, hanggang sa maging sila na mismo ay doon na rin nagtatapon sa tambak na basura ng Payatas. Noong una ay kaunti lamang ang mga nagtatapon ng basura sa lugar na kontrolado pa umano ng pamahalaan ng Quezon City. Pero matapos ipasara ang Smoky Mountain noong 1995 na siyang pinakamalaking dump site sa Tundo, ay dito na nagsimulang itapon ng tambak na basura ng Tundo sa basurahan o dump site ng Payatas. Sinasabing bago ipasara ang Smoky Mountain sa Tundo ay nakapag-operate ito ng mahigit 50 taon at nagkaroon ng mahigit 2 milyong toneladang basura na madalas ay magkahalong nabubulok at di nabubulok na bagay. Kaya naman, nang ipinasara ito ay marami rin sa mga mangangalakal ng Smoky Mountain ang lumipat malapit sa Payatas upang doon ipagpatuloy ang kinagisnan nilang hanap buhay. Hanggang sa ang sinabing pansamantalang tapunan ay umabot na ng taon at dito nga'y naipon ang mga kumpol na basura hanggang sa naging kabundok na ito na mas mataas pa kaysa mga kabahayang nakapalibot rito. Ang mga halo-halong basurang itinapon sa mahabang panahon ay madalas na bubulok, kaya naman sama-samang umaalingasaw sa buong paligid ang nakakasulasok na amoy nito na siya namang tinitiis ng mga residenteng nakatira malapit sa tambakan. Hindi alintana ang nagbabadyang sakit na maaring makuha sa mabahong amoy mula sa pinaghalo-halong basura ng Payatas.
hanggang noong 10 ng Hulyo taong 2000 nang magbigay ingay sa publiko ang di inaasahang pangyayari na tumoda sa hindi bababa sa 300 katao na pawang residente ng Barangay Payatas, Quezon City. Sinasabing sa pagitan ng alas 7 at alas 8 ng umaga nang makarinig ng kakaibang dagundong ang mga residente na nagmula rong mismo sa tambak na basura ng Payatas. Marami sa mga nakarinig ang tila ba nagulantang habang nag-aalmusal o humihikop ng mainit na kape habang walang tigil namang bumubuhos ang mahina hanggang malakas na ulan. Ang mga dagundong na narinig ay inilarawan naman ng maraming residente na parang isang eroplanong nag-crash umano sa kanilang malaking basurahan. Kaya naman, may iba na lumabas para tingnan, pero walang ano-ano'y may bigla na lamang sumaklob sa kanila at nilamon sila ng buhay. Marami sa mga nakakita ang sinubukan pang tumakbo, pero naabutan pa rin ang sakloban sila ng tunitunilang basura na maging ang mga kabahayan ay hindi rin nakaligtas. Sa puntong iyon ay halos buong phase 2 ng lupang pangako ang nilamon na ng gabundok na basura. Pero ang mas higit na nakababahala ay ang mabilis na pagkalat ng apoy matapos umanong mag-spark ang napatid na kable ng kuryente. At dahil nga sa ang basura ay may mataas na presensya ng methane gas, kaya naman mabilis itong kumalat at tinupok ang mga kabahayan na pawang gawa lamang sa mga light materials. Ayon sa iba, ang mga natupok na gas stove umano sa mga bahay ang nagpalala ng sitwasyon ng sunog. Kaya habang sabay na nilalamon ng apoy at basura ang mga kabahayan, ay marami sa mga residente ng Payatas ang hindi na nakatakbo at nailibing na ng buhay dahil sa mabilis na pangyayari. Dahil dito, ay mahigit 1,000 katao ang naapektuhan, habang hindi naman bababa sa 300 ang nasabing todas dahil sa magkasabay na pagsiklab ng apoy at pagtabo ng basura sa mga kabahayan. Ayon sa isinagawang imbestigasyon, sinasabing dahil sa halos walang tigil na pag-ulan dala ng papasok na bagyo, kung kaya't nag-collapse ang buhaghag na basurahan ng Payatas at nilamon ng husto ang mga kabahayan. Ayon sa isang survivor na nagangalang Jocelyn, tandang-tanda pa umano niya ng panahong matabunan sila ng basura kasama ang 3 buwang gulang niyang kapatid. Pilit umano niyang itinaas ang kanyang kamay upang humingi ng tulong, pero hindi raw ito naging sapat dahil sa sobrang dami ng basura ang sumaklob sa kanyang katawan. Pilit rin umano niyang gumalaw at maglakad, ngunit hindi niya magawang kumilos dahil sa patuloy na pagsisiksika ng mga basura na nalaglag mula sa kanyang ulunan. Sa puntong iyon, ay halos mawala na raw ng pag-asa si Jocelyn at inakala na katapusan na niya matapos matabunan ng buhay, pero matapos ang matyagang paghihintay. Bandang alas 2 ng hapon ay himalang na i-rescue si Jocelyn mula sa malalim na pagkakabaon ng gabundok na basura ng Payatas. Nakaligtas man sa nasabing trahedya, ay labis namang pagdadalamhati ang sinapit ni Jocelyn matapos hindi matagpuan ang kanyang 3 buwang gulang na kapatid na kasama rin niyang natabunan. Gamit ang isang backhoe ay walang tigil na kinalkal ng mga otoridad ang gabundok na basura para lamang suyurin ang kailaliman ng nasabing basurahan. Sa masusing paghuhukay, ay tumambad sa mga otoridad ang mga katawan na halos di na makilala sa kapal ng burak na sumaklob sa kanilang mga katawan. Bawat mahuhukay ay tila ba kaabang-abang para sa marami dahil sa patuloy pa rin nilang paghahanap sa mga nawawala nilang mga kaanak. Tunay na kalunos-lunos na sitwasyon para sa mga kababayan nating Kapuspalad na mas lalo pang pinahirapan ang subukan ng panahon. Walang tigil namang ipinaglaban ng mga naulilang kaanak ang hustisya para lamang sa kanilang mga mahal sa buhay. At makalipas nga ang 2 dekadang paghihintay, ay nakamit rin ng mga naulilang pamilya ang matagal nang inaasam-asam na hustisya. Makaraang ipinagutos ng Quezon City Regional Trial Court Branch 97 sa QC Government na bayaran ng tig 110,000 pesos ang mga naulilang pamilya na naging biktima ng Payatas trash slide. Samantala,
Matapos ang sunod-sunod na iregulasyon ng Payatas dumpsite ay tuluyan itong ipinasara noong taong 2017 sa tulong ng DENR upang maiwasan at hindi na rin maulit pa ang nangyaring trahedya na kumitil sa daang-daang tao na puno pa sana ng pangarap sa buhay. Matapos ang nasabing pagpapasara, ay sinimula namang ayusin ang dating tambakan hanggang sa magtagumpay nilang naitayo ang isang ecological park na naging bahagi naman ng National Greening Program ng DENR. Dito nga'y nagkaroon ng mas magandang oportunidad ang mga dating basurero matapos silang italaga bilang landscape artist sa nasabing parke. Bukas naman sa publiko ang nasabing park, ngunit maigding na pinapaalala sa publiko na panatilihing malinis at maayos ang lugar para sa mga susunod pang bisita. Sanay sa mga ganitong klaseng proyekto ay mas pag-igdingin pa ng marami ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili, lalo na sa wastong pagbili, paggamit at pagtatapo ng basura. Dahil kapag ang kalikasan ang gumante, ay tiyak na higit tayong lahat ay maapektuhan. Ikaw, burara ka ba sa pagdapon ng basura? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.